Narinig mo na ba ang mga kataganga? Never let them take you to a second location. Well, ang rason daw dito ay kapag sumama ka nga sa sasakyan nila at dinala ka nila sa lokasyon na gusto nila, eh di hamak na nga na mas mababa ang tsansa mong makaligtas at mabuhay. At base na nga rin sa mga na-research kong kaso dahil nga sa paggawa ko ng ganitong mga video, karamihan nga sa mga taong nawawala o kaya ay yung mga kaso na wala na ngang buhay nung nakita ay mga tao na dinala nga sa second location. Yan nga ay dahil kapag nadala ka na nila sa lokasyon kung saan pwede na nilang gawin ang lahat ng gusto nila sa'yo, eh napakaliit na nga ng tsansa mong makaligtas o kaya ay makatakas. Your chances are almost zero. Kaya nga kahit anong mangyari, never let them take you sa lugar na gusto nila. Well, sa videong ito ay pag-usapan natin ang isa nga sa kaso kung saan ang biktima ay isinakay sa kotse at dinala sa second location at sa kasamang palad niya hindi na nakaligtas pa. Siya si Kelsey Ann Smith, isang 18 taong gulang na dalaga. Puno siya ng mga pangarap sa buhay pero lahat nga ng ito ay ninakaw sa kanya. Bago mag-alas 7 ng gabi, namataan niya siya na papasok sa isang shopping mall. Bibili siya noon ng regalo para sa kanyang boyfriend para sa kanilang 6th anniversary. Gusto niya nga maging memorable ang kanilang selebrasyon. Pero ang hindi niya alam, hindi na niya pala muling makikita ang kanyang pinakamamahal na boyfriend. Sa loob ng mall, nakunan muli ng CCTV itong si Kelsey. Kausap nito sa cellphone ang kanyang nanay noon. Tinatanong niya nga ito, ano kayang magandang irigalo para sa kanyang boyfriend? Ilang beses rin nga siyang pabalik-balik sa mga shelf para makahanap ng kanyang regalo. Base dito sa mga kuha ng CCTV, ang hindi niya alam sa mga sandaling yun din ay may nagmamanman na pala sa kanya. Pansinin ninyong mabuti ang ikinikilos ng lalaking ito na naka-white shirt at black na short. Kapansin-pansin na pasimple niya ngang binubuntutan itong si Kelsey. Pumasok siya sa mall around 30 seconds nga pagkatapos dumating nung dalaga. Hindi niya tuwirang binuntutan ang dalaga para hindi halatado. Pasimple rin siya nga pasulyap-sulyap sa mga gamit na nandoon para nga hindi siya maging kahinahinala. Sinundan niya si Kelsey sa lahat nga ng pinuntahan nito sa mall. Nakunan na rin siya ng CCTV sa lahat ng lugar kung saan pumunta itong dalaga. Samantala, pagkatapos ngang makapili nitong si Kelsey ng kanyang regalo, agad na nga siyang dumiretso sa counter para magbayad. At bago niya nga ibaba ang cellphone, nagpilin pa siya sa nanay niya na palabas na siya sa mall na yun. Nakunan pa nga ng CCTV ang paglabas ng dalaga sa nasabing mall na ito. Nahagip nga rin siya ng CCTV camera sa parting parking lot habang papunta siya sa kanyang kotse. Ito na nga ang huling beses na nakitang buhay itong si Kelsey. Around 7:08 nang lumabas sa mall itong si Kelsey, nagsabi rin siya sa kanyang boyfriend doon na parating na nga siya kaya nga talagang hinintay niya itong dalaga. Pero sumapit na nga ang 7:30, wala pa rin itong si Kelsey. Dito na nga nag-alala ang kanyang boyfriend dahil 8 minutes drive lang daw ang layo ng bahay nila mula nga sa shopping mall na pinanggalingan nito. And knowing Kelsey umano, lagi niya raw sinasabi kung may daraanan siya. Nakadagdag ka ba pa nga sa kanya na hindi raw sumasagot sa anumang tawag o text itong si Kelsey. At pagsapit nga ng alas 8 o halos isang oras na nga mula nang umalis itong si Kelsey sa shopping mall, doon na nga tumawag ang boyfriend sa tatay nung dalaga na isang police officer sa lugar na yun. Agad-agad namang umaksyon ang tatay nitong si Kelsey. Inalerto niya agad ang lahat ng police station sa lugar maging ang mga ospital dahil nga baka na-involve daw sa aksidente ang dalaga at isinugod nga sa isa sa mga ospital doon. Agad-agad ding nagsagawa nga ng search operation ng mga pulisya. Una nga, nahanap nga nila yung kotse ni Kelsey sa parking lot doon din sa mismong shopping center kung saan nga siya huling nakita. Nahanap ito doon sa parking lot 4 oras matapos nga umalis sana doon yung dalaga. Nasa loob pa nga nito ang kanyang wallet at ang regalo na pinamili niya pero itong si Kelsey hindi nga nila makita. Agad namang kinuha ng mga officer lahat nga ng mga marka na naiwan sa kotseng ito. Nakita nga doon ang kanyang print, ang print ng kanyang mga magulang, ng kanyang boyfriend at ng isang hindi kilalang tao.
Hinanap nga nila ngayon sa forensic database kung kanino ang misteryosong print na ito, pero wala silang record ng nagmamayari nito. Well, ano nga kayang nangyari kay Kelsey at sino nga ang lalaking sumusunod sa kanya sa mall? Ang sunod nga na naging aksyon ng mga otoridad para mahanap itong si Kelsey ay lumapit sila sa Verizon Wireless para nga maituro saan huling nagping ang kanyang cellphone. Malaki kasi ang may tutulong nito para nga maituro ang huling verifiable na location nitong si Kelsey. Itinuro nila ang mga otoridad malapit nga sa isang cellphone tower, around 1.5 kilometers nga sa norte ng isang cellphone tower na ito, huling nga i-register umano ang ping mula nga sa cellphone nitong dalaga. Agad-agad naman, hinalugad ngayon ng mga otoridad ang palibot ng lugar na iyon. And after 45 minutes ng paghanap nga noong June 6, 2007, natagpuan din nila sa wakas itong si Kelsey. Pero sa kasamang palad, wala na ngang buhay ang dalaga. Nakita siya sa tabi ng isang malaking lawa. Around 30 kilometers ang layo nito mula nga sa shopping mall kung saan siya huling nakita. Tinakpan siya ng mga kahoy at base sa imbestigasyon, ginamit ang mismong sintro niya para sakalin nga siya. Ito nga ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Lumalabas rin na pinagsamantalan muna ang dalagang ito bago nga siya idinumba. At samantala, sa mga sandaling iyon ay kaliwat kanan na nga rin ang naging coverage ng media tungkol sa sinapit nitong dalaga. Ipinakita nga sa mga telebisyon ang lahat ng mga larawan at video na kuha nga ng CCTV kung saan kita ang lalaki na suspect nga sa krimen dito. Ipinakita nga rin sa TV ang sasakyang ito na hinihinalang ginamit ng salarin. At sa hindi nga inaasahang pangyayari, isang concerned citizen ang tumawag nga sa mga otoridad at nagbigay ng tip tungkol sa posibleng pagkakakilanlan ng lalaking hinahanap. Ayon sa babaeng nagbigay ng tip, kapitbahay niya raw ang lalaki sa video. Bukod daw sa huwig niya ito, parehong-pareho rin daw ang truck ng salarin sa truck nga nung kanyang kapitbahay. Well, dahil nga sa tip na nakuha, hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa itong mga otoridad at dali-dali nilang pinuntahan ang bahay ng isang 26 anyos na lalaki na nagngangalang Edwin Roy Hall. At alam niyo ano, pagdating ng mga otoridad sa bahay nitong si Edwin, akmang palabas na sila ng kanyang bahay kasama ang kanyang asawa at ang apat na taong kulang nilang anak. May dala silang mga maleta at halatang nagmamadali rin. Nang tanungin naman ng mga otoridad saan nga sila pupunta, ang sagot nila ay magbabakasyon lang daw. Well, hindi natuloy ang kanilang planong bakasyon dahil inimbitahan nila sa police station itong si Edwin. Doon nga ay itinanggi niya ang ibinibintang sa kanya. Ayon sa kanya, hindi nga raw niya kilala yung babae. Napagbintangan lang daw umano siya. Pero alam nyo, matapos ngang suriin ang kanyang thumbprint, nagmatch ito sa thumbprint na nakuha sa upuan ng kotse ni Kelsey. At dahil dito, wala na siyang kawala sa kasong ito. Sinampan siya ng patong-patong na kasong rape, murder at kidnapping at nahatulang guilty sa mga ito. Sinintensyahan nga siya ng habang buhay na pagkakakulong. Well, ano nga ba ang eksaktong nangyari sa pagkawala ni Kelsey? Pakinggan niyong mabuti. Base sa imbestigasyon at sa laysay nitong si Edwin, nasa parking lot siya noon sa loob ng kanyang sasakyan nang makita niya nga itong si Kelsey na bumaba mula sa kanyang kotse. Agad niya umanong natipuhan yung dalaga. Sinundan niya raw ito sa loob ng mall para nga siguruhin wala siyang kakatagpuin doon na kasama niya. At nung masiguro niya nga raw na wala talaga siyang kasama, nauna siyang lumabas sa mall para nga abangan itong dalaga at para ihanda nga ang kanyang maitim na plano. Kinuha niya ang kanyang baril sa loob ng kanyang sasakyan. Nang makita niya na palabas na nga si Kelsey, inabangan niya itong makalapit nga sa kanyang kotse. Nung akmang bubuksan na nga ni Kelsey ang kanyang kotse, doon na raw niya ito tinutukan ng baril at sinabihang huwag siyang gagawa ng anumang ingay. Pinabuksan niya rin sa dalaga ang kotse at pinaupo siya sa tabi ng driver. Sumunod naman daw ang dalaga sa kanyang sinabi, kaya nga madali silang nakaalis sa lugar. Minaneho niya ang kotse ng dalaga hanggang sa makarating sila sa magubat na parte ng tabingan ng Lake Missouri noon. Doon, pinagsamantalahan na niya nga ang dalaga bago ito iniligpit.
Pagkatapos ngang isagawa ang krimen, muli niyang minaneho ang kotse ng dalaga pabalik nga sa garahe ng mall na iyon. Iniwan niya ito doon at ginamit na niya nga yung kanyang pickup truck paalis sa lugar. Ito na nga yung nakunan ng CCTV camera. Well, alam niyo, mahalagang matutunan natin mula nga sa videong ito ay kahit anong mangyari, huwag na huwag nga kayong papayag na dalhin nila kayo sa pangalawang lokasyon. Tandaan ninyo, laging mas mataas ang tsansa ninyong makasurvive at makatakas kapag hindi nila kayo nadala sa lokasyon kung saan man nila kayo gustong dalhin. Kung sakaling pilitin nila kayo ay gawin ninyo ang buo ninyong makakaya para nga hindi nila kayo madala sa gusto nilang pagdalhan sa inyo. Maaari kayong gumawa ng ingay para makatawag pansin dahil karamihan naman sa ganitong mga kriminal na gumagawa ng ganitong mga bagay ay takot nga sa tawag pansin. And well, with that, sana po ay nagustuhan nyo ang ating video. Muli ay binabati natin lahat ng nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. Once again, ayaw nga pumuli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Hanggang sa muli. Goodbye.